To be honest with you, coach, nalula po ako. For my corporate job, sahod po ako ng 12,000 per month. But here in a world of Facebook media buyer, malapit ko na pong matarget ang 6 digits po. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me again. It's Dearly Plinky Liamson. And today's vlog or video ay meron na naman tayong bagong i-interviewin na isa sa students ko na nagkaroon ng client or clients as a Facebook media buyer. Kung bago pa lang dito sa aking YouTube channel, I am Dearly Plinky Liamson. Nagtuturo ako ng mga aspiring online freelancers na maging Facebook media buyer. Kung naku-curious ka, ano ba yung online jobs or online freelancing or Facebook advertising, wala ka pang idea sa mga ganung bagay, meron akong generate na free training para sa'yo. Just go to my website, www.dearlyplinky.com, and mabibigyan kita ng instant access doon sa free training. As well as, follow mo rin yung aking ibang social media accounts like yung aking TikTok at Dearly Plinky Liamson, Instagram at Dearly Plinky Liamson, and yung aking Facebook page, Dearly Plinky. Huwag kakalimutan na mag-subscribe dito sa aking YouTube channel. And kung nagustuhan mo itong aking video ay click mo lang yung thumbs up or yung like button. And kung meron kang mga questions about online freelancing or Facebook advertising or online jobs, just comment down below. Or kung na-inspire ka, pwede ka rin mag-comment. So bago natin simulan, si Dajo ay nag-enroll siya noong May 28, 2021. Yung first client niya, nair siya noong July 7, 2021. Si Dajo ay from batch 3.9. So bago natin ikwento paano yung naging journey mo, Dajo, of course, lahat tayo nagsimula sa hindi natin alam yung Facebook ads, di ba? So ano ba yung ginagawa mo before Facebook ads? Before Facebook ads, coach, I am a BPO agent, and then I have a part-time doing a video editor and photo editor. So, before ka pa pumasok dito sa Facebook advertising, meron ka na talagang online job? Yes, coach. The video editor, that is for YouTube, binabayaran ako per ilang seconds. For example, yung intro ng YouTube, they will send me a specific detail and then i-edit ko siya, babayaran ako that specific seconds. The video editing na 60 seconds, they will pay me 1,500 converted to Philippine money. So, since nag-work online ka na, bakit mo naman naisipan na aralin itong Facebook ad? Kasi ngayong pandemic na to, nakikita ko maraming, hindi lang naman sa word na Facebook ads, they call us VA. So parang nainganyo ako na ngayong pandemic na to, bakit ang daming napupunta sa page ko, because I have my own page, I have my own YouTube din po. Bakit kaya maraming lumalabas sa notification ko regarding to sa VA, sa Facebook ads, and then yun, bakit kaya hindi ko i-try na pasukin? And then nakita ko po kayo that time. So saan mo ba ako nakita, Dajo? Nakita ko po kayo via TikTok and then YouTube. And then nung nakita ko talaga po kayo sa YouTube, talagang binisit ko po yung YouTube channel nyo, and then nanood po ako ng mga inspiring student nyo doon. Nakaka-shock po talaga, nakaka-amaze ng bonggang-bongga. Ayun po, napag-isipan ko po na why not? Kung kaya nila, bakit hindi ko din kakayanin? And then po yun, and the span of 2 months, nag-ipon po ako ng pang-enroll ko po. Ayun po, naisipan ko na pong mag-enroll sa inyo. So 2 months bago ka nag-enroll? Yes, coach, kasi I don't have enough money or funds na mag-enroll. Inipon ko pa po ng mga 1 month para exact po yun. And then, nung nag-enroll ka na, kumusta naman yung learning experience mo? Yung learning experience ko po, nung napasok po ako sa dashboard nyo po talaga, wow, napawaw po talaga ako. Naisipan ko po na, wow, kakayanin ko ba to talaga? Pero, intro nyo pa lang po, nakaka-inspire na po talaga. So, step by step na po talaga yun na inaral ko. Inaral ko po yung module ng 2 weeks po. 2 weeks? Ang bilis nun, yes. Ha? So, consistent yun everyday? Talagang yes po. Nag-aaral ka? Because as of the moment po kasi, nag-work po ako sa isang BPO company po,
work at home. After po ng job ko ng sa BPO po, ang shift ko po noon is panggabi hanggang 5 a.m. And then after that po, nag-start na po ako sa module. Napag-aralan ko po yung module ng mga 4 to 5 hours per day po. Ang haba na na. Hindi ka naman na-overwhelm? Hindi mo ba na-experience yung parang tinatamad ka na, wala ka nang gana mag-aral? Hindi naman po, coach, kasi talaga yung focus ko, gusto kong aralin yung itong Facebook ads na to, at gusto ko din itry pasukin ang the world of Facebook media buyer as a VA pa. Then after mo mag-aral, sabi mo 2 weeks lang yon. Right after ba nun, nag-try ka na or naghanap ka na ng clients? After ng 2 weeks na yon, gumawa po ako ng resume ko po, impressive resume, inaral ko po yon ng mga 3 days po. And then after po nun, nag-apply po ako agad. My first client until now, client ko pa rin po yung nahanap ko po sa Facebook, and she offered me the $1,000 per month. Pero as of now, Dajo, ilan yung clients mo? As of now po, 3 po. Yung 2 actually, coach, full-time siya. Pero yung isa, nasasabi ko siya na parang hindi siya full-time, part-time lang. Natatapos ko yung work ko ng mga 3 to 4 hours, pero yung bayad ko 8 hours. Tapos yung iba mong clients, ganun din? Eh, yung iba kong clients po, part-time po yung isa po full-time po. Yung full-time po din, parang ganun din, part-time, natatapos ko siya ng 4 to 5 hours yung isa, kasi medyo marami po nang ginagawa sa isa kong client po. Pero yung isa talaga, consistent po yun, natatapos ko lang talaga ng 2 to 3, pwede ko nga po siyang tapusin ng 2 to 3 eh. And after that, isi-send ko lang after my shift yung natapos ko na work po, and then ang bayad ko 8 hours po. Yung 3 mong clients na yon, sa Facebook mo lang sila lahat nakakita? Andi, coach. Yung una kong client po, sa Facebook po yun, yung nagtanong po siya how to retrieve the Facebook page, and then sinagot ko lang po siya sa Facebook, and then, ayun po, nagsabi po ako na, did you try to create a appeal letter? Nag-ask po siya, tapos sabi niya, hindi pa niya na-try mag-create ng appeal letter, and then ako po yung gumawa ng appeal letter niya. For that specific appeal letter that I created, he paid me 14,000 pesos po. And then after nun, in-email niya po ako, coach. He hired me, and then he offered me $1,000 per month. And then yung second client ko, coach, yun din po, sa online job.ph ko po siya nakita. Full-time din po yun, coach, pero parang part-time lang para po sa akin, kasi hindi po masyado toxic yung work ko po sa kanya. In-interview po ako via Zoom, face-to-face po. After I provided all my case study, he hired me, and then ang offer niyo po sa akin is $7 per hour po, coach. Then the third client that I have, I'm working 4 hours per day. Yun po, coach, $12 per hour. Saan mo siya nakita, Dajo? Onlinejob.ph. Kasi nakita niya yung process ng conversion ko sa kanya, coach. Maganda yung outcome ng ROAS niya na nahawakan ko sa kanya ng in 2 weeks. Ino-offeran niya ako ng full-time, pero nahihiya akong bitawan yung una kong client. Pero sabi ko sa kanya, if yes, I will think about it if I will accept your offer. Inoferan niya pa ako ng full-time, yung $12 per hour po. So, ngayon kasi, medyo naguguluhan yung mga wala pang idea, as well as yung iba din na kasalukuyan na nag-aaral ng Facebook ads yung mga students ko. Like, tinatanong nila, ano ba talaga yung mga tasks ng Facebook media buyer? And nalilito din sila kapag yung ang question nila is pag part-time or full-time. Pero yun na nga, sinabi mo na pag full-time, yung parang madami ka lang accounts na hinahawakan or madami ka lang ginagawa. Pero parang nagkaroon ka na siguro ng system or nagamay mo na siya. That's why maiksing oras na lang yung ginagawa. Yes. Siguro maguguluhan sila kasi sabi mo kanina, 2 yung full-time mo, tapos isa yung part-time mo. Tama ba ako, Dajo? Yes, coach. So, kaya mo nakakaya yung 2 ng full-time? It's because full-time lang kumaga yung workload, pero kaya mo siyang gawin ng mas maigsing oras. Yes, coach. Parang kasi sa ibang tao, syempre, sa atin kasi nasanay sa corporate eh. Pag full-time talaga, parang naiisip nila very toxic, ganun po. Pero pag nagamay na po talaga natin yung task natin at alam mo talaga yung step by step, kayang-kaya po natin as parang part-time lang. Siguro malamang, 'di ba? Bago mo narating 'yan, baka ngayon meron pa rin. Ano yung mga challenges na napagdaanan mo or pinagdadaanan mo? Challenges po na pinagdaanan ko before I start to learn the Facebook media buyer, nang hiram lang po ako ng laptop for my friend. Paalam po ako sa kanya na give me 1 month, expand of 1 month, tapusin ko lang 'to. And then ayun po, I have
naman na good internet connection kasi work at home po ako dun sa corporate job ko until now. Tapos, ayun po, nung natapos ko po, coach, yung Facebook Media Buyer po, yung module nyo po, pag-apply ako and then nasungkit ko yung isang client ko. To be honest with you, coach, nalula po ako. For my corporate job, sahod po ako ng 12,000 per month. But here in a world of Facebook Media Buyer, malapit ko na pong matarget ang 6 digits po. Wow! Ayun. Hanggang ngayon ba, Dajo, may toxic ka bang client ngayon? Yung part-time ko po, napaka-toxic niya. Pero kasi nga po, brand siya, skincare, everything is detailed. Konting kamali lang po, you put that specific word that's not appropriate with that specific product, ganun po. Pero na-overcome naman. Hindi naman yung as long as very toxic po. And then, as of the moment for my 3 client naman po, wala naman po masyadong toxic word po. Pero may na-experience ka na client na binitawan mo or bumitaw sa'yo? Ah, yes, coach, meron po. From Virginia po. Inaccept ko yung offer niya na free po. Siyempre, nag-start pa lang po. Free siya ng 2 days. Sabi niya, babayaran niya ako. Pero hindi niya ako binayaran. So, binitawan ko na siya. Sa 2 days na yun, ang dami niyang pinagawa. Pero hindi naman niya ako binayaran. And then, nag-email siya sa akin last week kung pwede niya ako i-hire as a full-time. Dinecline ko siya, coach. Yun. Siyempre kapag medyo may bad experience na tayo dun, yes, sa coach, certain client na yun. Tapos siguro baka ngayon nakikita niya na yung worth mo, ikaw na yung hinahabol ng client na yun. Kaya lang, yes, yan, coach, sa mga viewers na to, hindi lang client yung nag-accept at hindi lang client yung nangiiwan or nagde-decline sa ating mga applicants sa kanila. Okay, tayo din, meron din tayong karapatan na i-decline yung offer nila. Meron din tayong option na meron tayong choice kung gusto mong i-accept yung client or hindi. Halimbawa, yung hindi mo gusto yung may time tracker, hindi mo gusto yung may fix ng working hours. Madalas kasi ang hindi nagugustuhan is yung rate, di ba, na ino-offer ng client. Meron tayong karapatan na i-decline yung client. Walang masama dun, yes, sa pagde-decline ng client. Ang daming nag-offer sa akin actually, coach, pero ang dami ko din dinecline. May nag-offer sa akin, to be honest, $150 per month. Decline po yun. Oh, mababa. Yes, $2 per hour. Siyempre, my first client, ang taas ng offer sa akin. So, parang pag may nag-hire sa'yo ng $2 to $3, parang mababa na sa tingin natin po yun eh. Kaya dinedecline. Marami na din po akong dinecline ng ganun, coach. Wow, yun. Pero maganda yung starting mo, Dajo, na yes, ganun ka kagad. So, syempre, pag nag-start ka na, yun na, yung mga susunod mo na client, since meron ka na talagang actual na experience, hindi mo na ibababa yung level ng rate. Yes, coach. Dun, tama. Alam mo na yung value mo, alam mo na yung rate mo. Parang meron ka na ding ceiling na rate para sa sarili mo. Meron bang naging impact yung Facebook advertising sa buhay mo ngayon? Okay, yes, coach. Merong impact po. As of the moment, yes, nung nasa corporate pa po ako, until now, nag-work pa rin pa ako sa corporate ko. To be honest, yung salary ko sa corporate ko, not enough. But as of the moment, nung napasok ko po yung Word of VA, yes, nabibili ko na po lahat ng gusto kong bilhin, na nabibigyan ko po yung kung ano yung kagustuhan ng mga magulang ko, nabibigay ko na rin po. Yan. And speaking of, sabi mo kasi nabibigay mo na yung kagustuhan ng parents mo. Pwede ba natin i-share how much na yung in-earn mo ngayon monthly as Facebook Media Buyer? My latest earning po is running 6 digit po, coach. Sa mga viewers natin, ibig sabihin ng 6 digits is 100,000 plus. Ayan, hindi na natin alam kung magkano yung plus. Pero yun na yung clue sa atin ni Dajo. Ayan. And ngayon, dahil nasabi mo yan, for sure sa mga manonood nito, ay maraming may inspire at saka maraming gusto ding sumubok nitong online freelancing or online jobs na to, or specifically as a Facebook Media Buyer. Meron ka bang mga tips para sa kanila? Ang tips ko lang po is kung buo yung loob nyo na gustong pasukin ang world of freelancer, huwag po kayong matakot kasi once na pinasok nyo, once na inaral nyo kung anong meron sa world of freelancer, baka ma-amaze po kayo sa mga outcome na nangyayari sa daily life po natin. Your message for the mentor. Ako yon. Okay, coach, thank you very much po kasi kung hindi ko kayo nakilala sa TikTok, Facebook, YouTube,
siguro po wala po ako sa kinakatayuan ko ngayon. It means kinakatayuan kung hindi lang about sa financial, kung ano pa po yung naitutulong ko sa iba kong kamag-anak, kayo po yung dahilan. Dahil po sa course nyo, napasok ko po yung word ng freelancer or as a VA. And then hindi ko din po naman ine-expect na ganito po yung kitahan sa ganitong freelancer word po. Nice. Thank you, Dajo.